I'm Casper J. Ortiz ng ICT Cloud Networks. Andito po tayo ngayon para bigyan kayo ng business ideas or additional income para sa inyong mga nasa bahay. Isa po akong IT. IT graduate ako. Ever since nag-umpisa ako simula ng college, ako isang programmer na, freelance programmer. I developed several system, thesis, capstone, masteral, project, and hanggang doctorate, nakagawa na tayo ng programs. Naging employed ako, government employee. Doon po ako napunta sa network. So, ang nangyari, from program or system developing, napunta tayo sa network, pinagsama ko siya. Doon nabuo yung ICT Cloud Network. Nasa internet service provider yun kami, na may mga lugar na walang internet. We provide internet services sa kanila, but hindi lahat afford magkaroon ng monthly. Bale, doon na po tayo come up doon sa idea na why not gawin natin prepaid? Na kung kailan lang nila kailangan, doon lang sila bibili. Siyempre, kapag monthly, committed ka na every month, kailangan mo may pambayad ka dyan. Paano kung, panahon kasi sa amin dito, minsan, hindi nakakalakot, walang income si daddy, yung mga, parents. Kasi yun nga po, hindi nila sure kung may pambabayad ba sila every month. At least yung sa load, na kung kailan lang kailangan, saka lang sila bibili. Ini-introduce ko po ang TP-Link, ICT Cloud TP-Link product. EAP110 na ICT Cloud Networks, easy to use and plug and play na po. Itong produkto nito ay isang Wi-Fi hotspot access point na pwede silang kumita sa pagbebenta ng load or voucher. Yung voucher na yun is may validity. Example, for 1 hour only. After 1 hour, mawawala na ng internet connection si client. Pag-order ninyo, meron na po siyang kasamang user manual, system account, step-by-step process kung paano gamitin, and free vouchers na din po. Free vouchers? Yes, ma'am. 400 pieces vouchers, printed vouchers. Wi-Fi hotspot is a Wi-Fi na wala siyang password. Nag-a-act na password nito ay yung voucher. Yung voucher na to may validity. Like 1 hour, 1 day, 3 days, 5 days. After nun, mawawala na sila ng connection. Kasi lahat ng household na bahay ngayon, may internet na. Tapos yung mga kapitbahay, hindi naman lahat afford na meron, magkakabit din ng monthly. Doon pumapasok yung product namin. Na bibili lang sila ng product namin, sasaksak sa kanilang internet modem, and they can start na Wi-Fi hotspot business. Example, meron kang sari-sari store or mini store na just like a load, nang bebenta ka ng load, ito yung voucher na tinatawag. It's a random codes na may validity. Tulad nito, it has a 3 days internet. Ito ay i-on lang po natin. Ito po yung pag-order nila. Ito po yung matatanggap nila. Sino-sino kaya, sir, ang pwede kong maging customer, client, kapag nagkaroon ako ng ganong business? Actually, marami. May mga mo-order sa amin na malapit sila sa school, estudyante, mga tumatambay doon sa may tindahan, kapitbahay ni tindahan. Any possible clients na kailangan ng internet, ng short-time internet, doon mo. Hindi na natin. Kasi sa school, sir, no? Yes. Maraming mga schoolworks, kailangan na ng internet ngayon. Okay. Ganon, no, sir? Yes, ma'am. Kunwari wala silang internet sa bahay. Lalo naman ng pandemic, kasi lahat tayo online, di ba? Online yung mga students natin. Kailangan nila ng internet para makapag-join doon sa mga classes nila. Wala silang wifi sa bahay. Doon nag-boom lahat ng piso wifi. Katulad lang din po ito ng piso wifi, but without a coin slot. And mas mura siya compared dun sa Wi-Fi sa vendor machine. Yung piece of Wi-Fi meron siyang coin slot. So pupunta ka sa mismong tindahan, magulog ka ng coins. Kukunin ka lang doon sa Wi-Fi nila, internet ka na. The same concept,
nung product namin, but mas mura siya. Pinamura namin at pinadali namin. Hindi namin sa vendor kasi napakomplikado, kailangan mo ng technical knowledge. The more parts, the more kailangan mo i-maintain. Mm. Madalas na sisira is coin slot, system, ganyan. Mm. Tapos yung mga bata, sinusundot yung coin slot. Ang difference po niya is voucher code. So meaning, tao mismo yung magbebenta ng load. So wala ka ng insert na coins. Yes, ma'am, yan. Wala po. Ikakat lang po nila yun. Ikakat lang po and iabot kay client. Mm-hmm. And then after nun, may iabot kay client, i-connect lang po nila yung cellphone doon sa Wi-Fi and lalabas na yung portal para i-type yung code. After po ma-unbox ng product, kailangan lang po natin UTP cable. Hindi po ito kasama doon sa product. Mm-hmm. So, bibili po sila online, depende sa haba na kailangan nila. So, ang nandito lang po is power adapter, power cord, strap, and antenna. Yun lamang po ang laman ng box. Mm-hmm. After po ma-unbox, kabit lang po natin yung antenna. Saksak lang po natin yung UTP cable. And i-close lang po natin ng maayos. Waterproof naman ito, ma'am. Mm-hmm. Yes, ma'am. Huwag lang po mawabasa yung mismong loob ng port. Okay. After po yung kabilang dulo naman, sasaksak po natin dito sa power adapter ng antenna. Meron po siyang PoE port. Dito po natin sasaksak. Okay? Pagkasaksak po natin dyan. Kasi ma'am, yung isa is PoE, power over Ethernet. Ibig sabihin, dito po siya kumukuha ng power and internet. And the other one? Yung the other one is purely internet. Kukuha siya ng internet from the modem. Okay, sanaksak na po natin yung LAN to modem. Ayan na. Okay. Ito po ay... Yes, ma'am. Dito na sir nagsisimula yung negosyo, no? Yes, ma'am. Kung may Wi-Fi na tayo sa bahay, ito po ay katulad example lamang po na prepaid Wi-Fi siya. Mm-hmm. SIM card. Kung meron ka unlimited, why not? I-share mo sa kapitbahay. Mm-hmm. So, yun. Kung ito po yung prepaid Wi-Fi modem, saksak lang po natin yan. By plugging. Okay. Saan isasaksak yan, sir? Sa LAN port lang, ma'am. Any LAN port po. Okay. Magkano nila to pwedeng ibenta, sir, yung mga voucher? Yung voucher, ma'am, nagre-range po siya sa 5 pesos yung 1 hour. Ang isa. Yes, ma'am. 1 hour, yung 1 day is 20 to 30 pesos. And yung 3 days po namin is 50 to 60 pesos. At may 5 days pa na 80 to 90 pesos. Parang nga siya talaga load. Yes, ma'am. Ganun ang presyo ng load, tama, sir. Tama po. Ito but, lang. The difference din po ay unlimited yung ino-offer namin. Apo. Ang load kasi is 1 gig lang for 7 days, di ba? Example po, kunwari, bumili ng voucher si client, tapos nag-download si client, we can limit yung speed nila for 5 Mbps only. Ibig sabihin, kung kayong nasa loob ng bahay na mismo may-ari ng Wi-Fi, hindi kayo affected kasi 5 Mbps lang ginagamit niya. Mm-hmm. Hindi niya kayang gamitin lahat ng internet po. Doon po natin malilimit. Gamit po yung system. Kung kunwari, sir, diba, ginagawa niya itong negosyo, kung gusto ng client niya na mas mabilis, pwede mong ibigay na mas mahal yung voucher, tama yes, ba? Yes, ma'am, opo. Depende yun sa pricing mo. Kunwari, higher class or higher bandwidth, mas mahal. Yung iba, sir, na may mga ganun ng ginagawa, magkano nila nabibenta? Yung voucher ba, ma'am? Opo. Yung voucher po is, depende sa area. Lalo na kung area is wala pang kalaban. Or wala pang other competitors, mas mahal. Lalo na, walang signal o internet lang talaga yung way of communications, mas in demand siya. Wi-Fi hotspot. Wi-Fi hotspot. Connect lang, ma'am. Yun ang pangalan niya. Yes, ma'am. Pwede po nilang baguhin niya. Ayan po yung rates. Ito na yung portal, sir. Yes, ma'am. Sabi mo kanina. Ayun, voucher access. Voucher code. Sige, sir. Try natin. Ayun, ma'am. Let's try, 569. 567. Click connect or login. Log in. Success redirecting. Ay, ma'am. Ming, okay na po yan. Ah, meaning YouTube, okay ma'am. Na to. Yes, ma'am. Ayun. Ganun lamang po siya. Gano'ng kabilis itong sir? Yung voucher na ginamit niyo po is 5 Mbps. 5 Mbps. Ibig sabihin, gano'ng ka, yung
reach nun, sir? 5 Mbps, akin mabilis na siya for typical usage. Facebook, YouTube, gaming. Anong, gaming, pwede na mag-gaming. Yes, mabilis nga. May monitoring map po kami, lahat ng clients namin. Namo-monitor namin kung nasan ang lugar sila. Mm-hmm. Ito po yung map na ito, umakiti natin. Mm-hmm. Ito po yung active clients natin sa ngayon. Bali, yung red is inactive siya, hindi naka-on. And yung yellow is ka-order lang. Sa Metro Manila, ito po yung mga clients natin. Ang dami nyo na palang clients sa Metro Manila. Apo, meron po kaming 1,000 plus na mahigit na sa client. Sa Manila? Hindi ma'am, sa all over Philippines na po. Philippines. Anong ano sila? Like, demographics nila? Halo-halo ma'am eh. Meron, yun nga, nabanggit mo ma'am, is mga parents. Kasi naghahanap ng mga ano, yung mga naghahanap ng possible income na habang nasa bahay lang. Yun talaga sir? Yes ma'am. Talaga, yung pinakamarami. Talaga? Sa ano namin. Based doon sa orders, tapos sa mga nag-i-inquire, na pwede ba yan sa wifi namin? Puro ganun yung approach. Mm-mm. Pwede ba namin pagkakitaan yung wifi namin? Mm-mm. Kung madami nakikishare ng wifi nila, baka mabawi na rin yung pambayad. Actually, ma'am, di lang nabawi yung pambayad. Nalibanin na sila sa internet, kumita pa sila. Mm-hmm. Apo. Andun yung ano eh, kasi magkano lang yung internet subscription, di ba? Monthly. Mm-hmm. Compared to sa possible na kitain mo. Mm-hmm. Depende yun sa magiging sales mo ng voucher. Mm-hmm. Lalo na kung yung area mo, depende rin sa area eh. Nasa mm-hmm. area din ng business talaga. Na mm-hmm. Kung high volume traffic talaga yung lugar, kung madaming tao, napakalaki ng potential. Actually, same technology lang po na ginamit dun sa mall, dun sa coffee shop, and ito, mas pinamura mm-hmm. lang natin at pinadali. We have a clients na 20 plus mahigit na yung ano, access point, unit na ganito. Ang ginawa niya, lahat ng barangay, halos buong barangay, meron siya. Ibig sabihin mo, kunwari sa barangay 1, meron siya. Tapos sa kabilang sa barangay ito, meron din siya. Pag pumunta yung client, kumabila ng barangay, makakakonnect pa din siya. Magro-roaming siya para siyang smart na nasa ibang bansa. Ganun. Ang ginawa kasi niya, ma'am, ganito po. Kada kanto ng barangay, nilagyan niya na access point. Ibig sabihin, nag-wired siya simula sa bahay nila. Tapos after that, sa kabilang barangay, ganun din ginawa niya. Para yung client niya, pag bumili dito, pumunta sa kabilang barangay, may internet pa din. Para na siyang ano, telco. Para siyang smart. So, parang sa kanya lang kumukuha lahat? Yes, ma'am. Vouchers. Yes, ma'am. Okay, so parang binili niya lang, bumili siya ng maraming ganyan, tapos kinalat yes, niya. Yes, ma'am. Ganun lang talaga. Gano'ng ang kinikita niya kung bawat barangay ay meron siyang ganyan? Depende, ma'am, kung ano. Sa isang barangay, lalo na kung may school, around 50,000 per barangay. Per month, sir? Yes, ma'am. Ooh, per barangay. Per barangay. So, ilang barangay yung inano niya, dinala niya? Sa ngayon, dalawa pa ang kanyang barangay. Tapos yung ano, ang ginawa niya, kada sari-sari store, the sellers niya. Ibig sabihin, hindi lang siya nagbebenta ng load. Hindi na siya direct nagbebenta ng load. Sa mga households, magkano po yung pwede nilang kitain sa ganito? In a month, sir. In a month, ma'am. Based on your ano, sa mga clients mo talaga, sir. Depende, ma'am. Mm-hmm. Kasi depende yan kung ilang antena mo. Sa, kung isa lang antena mo, ibig sabihin, within 100 meters lang ang makakakonect sa'yo. So, ibig yun sabihin... Yun lang ang clients mo. Yes, ma'am. Sa isang antena siguro, ma'am, or roughly 5,000 to 15,000 ang kikitain natin. So, kung gusto mo na dumami ang client mo sa area mo, dapat talaga ipakalat mo yung device. Bili ka ng maraming device. Bili ka ng maraming device, i-deploy mo kada after 100 meters para yung range may extend din. Kaya lang dapat may kakilala ka dun sa area na yun. Kahit hindi na. Kasi ang sistema, iwa-wired mo lamang siya eh. Ibig sabihin, o kaya kakilala mo nga, sabi mo na, ma'am, pasabit lang ng antena. Gana. Wired, sir. Wired, no? Yes, 100 meters and wired. Paano yun? Ang haba, di ang haba. Yes, ma'am. Kaya po yun ng cable.
Ibig sabihin, sir, kayo din mismo yung nag-help sa kanila to set it up? Kung actually, it's a plug-and-play setup. Kaya nila i-set up yun. No? Bibili lang sila ng 100 meters na cable. Kakabit nila from their house sa source ng internet. Pupunta doon sa paglalagyan nila. Kausap lang sila ng kapitbahay, ma'am, palagay ako na yun. No? Pabored din naman doon sa paglalagyan since nasa kanila yung wifi, pinakamalakas na wifi. Mas masaya sila kasi nasa tapat na mismo nila internet eh. Hindi na sila lalapit doon sa ano, doon sa bahay nung nagbebenta. Pwede kang gumamit ng mas mahabang cable. Mm-hmm. I-wired mo siya from your house kung hanggang saan abutin yung cable. Mm-hmm. Up to 100 meters. Sa province ito mas nag-work. Sir. Yes, ma'am, kasi sa province eh, hindi naman ganoon kahigpit at ganoon kasungit ang tao. Magpapaalam ka lang doon sa kapitbahay. Pwede po ba kayong maglagay ng antenna dito sa inyo? Ang magiging ano doon is mas malapit sila sa wifi. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan lumapit para magkaroon ng internet. Pwede din, ma'am, na hindi ka mag-wired, gagamit ka ng ibang product. Mm-hmm. Yung ito po yung tinatawag na EAP 225 na meron siyang wireless mesh technology. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang kailangan mo na lang dyan, hindi mo na i-wire papunta sa kabila. Ibig sabihin, makikisaksak ka lang ng kuryente, i-extender po para ma-extend yung mismo coverage ng hotspot. Ang range po niya is another 100 meters from the area ng pagkakabitan. Sa mismong hosted ng or kami nag-deploy, isang barangay, gumamit kami ng 8 to 10 units. Para ma-cover yung buong barangay. Ibig sabihin, kahit si client maglakad, may internet pa rin sila. Kahit umuwi sa kanila. Actually, napakagandang potential sa Manila, lalo na yung sa mga squatter area, na dikit-dikit yung bahay. Sobrang high density, ibig sabihin, ang dami mong possible client. Mm-hmm. Hindi siya pwede sa exclusive subdivision. Ako, lahat, depende kasi yan eh. Lahat naman kayo doon afford magka-internet. Meron kaming in-offer na referral fee. Bali, message nyo lang po kami sa Facebook, sa Shopee for the referral fee. Yung profit, ma'am, depende kung ilan yung imamarkup mo sa product namin. Wala kaming rules na kung ilan lang kayang ili-app, parang gano'n. Ayun, ma'am, pag bumili sila ng bulk orders, kunwari 10 units, binibenta nila, ma'am, kunwari 2,500 ang original price, binibenta nila 4,000, gano'n. Pero sa ang area yun, malamang sir, dahil ang taas ng pinatong niya, ang layo talaga. Yes, ma'am. Visayas, Mindanao, ganyang area. Kung mapansin mo sa map, talagang ang pinaka, dito, concentrated, dito sa, Bismin. Ito po yung, 2,500, 300 Mbps capacity niya. Mm-hmm. Tapos ito naman po yung mas mahal, 4,300. Hanggang 1,200 Mbps siya. Ibig sabihin, mataas yung speed, mataas din yung user's capacity. Hmm. Tsaka may bago kami product. Ito pong Unify. Ibang brand siya, pero para siya sa madalas ginagamit sa hotels, sa mga high density area. Ano namang diferensya niya? Ang diferensya po nito is yung capacity. Up to 100 clients kaya niya. Ilang Mbps ulit, sir? 167. Okay. At may mesh technology din siya, ma'am. Ano? Na yung magkoconnect-connect without wire. Okay. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo kung paano i-access yung system at gumawa ng vouchers with speed link. Andito po yung login link. Gamit yung user manual na may system account, gamitin lang po natin yung account na kasama ng unit. Sa ngayon, demo admin. At demo. After mag-login, makikita nyo, ito yung dashboard. Ngayon natin dyan kung ilang alerts, kung ilang yung connected clients. Eto sir, ay gagamitin mo tong system na to kung gagawin mo na siya talagang negosyo kasi this is where the controls happen. Yes, ma'am. And voucher creation. Dito na po ginagawa yung voucher. Click lang po yung sites and hotspot manager. Ooh. Okay. Makikita po natin yung authorized clients. Ibig sabihin, ito yung gumamit ng voucher. Kanina natin, ginamit natin. Makita natin kung ilang data yung nagamit nila. At
kung kailan nag-start at kung kailan mag-expire. Click lang yung vouchers, makikita naman natin dito is the table na containing lahat ng vouchers na ginawa natin. Makikita mo, ito voucher na to is valid for 5 days and 5 Mbps limit, speed limit. Pero unlimited data siya ha, yung speed lang ang may limit. Mm-mm. Okay. Para magumawa ng voucher, click create voucher. Dito, normal, 6 lang yun. Code length is haba lang ng codes na mag-generate. Itong sinasabi mo, sir, na unlimited, kasi nga kagaya dun sa kapag nag-load ka, yes, ma'am, ang magagamit mo lang 5GB, 8GB, yes, ma'am, dito, unlimited. Pwede tayong gumawa din ng unlimited at pwede rin tayong gumawa ng with data capping. Mm-hmm. Okay, dito po natin makikita yun. Lagay lang po natin sa amount, by example, 10 voucher po ang gagawin natin. Usage limit, lilimit natin sa isang device lang, type 1. Duration is example for 1 hour. At sa rate limit, dito po yung speed limit. Mm-hmm. Kung ilang speed limit lang gagawin natin, isa-set natin. Ayun. Example, 5 Mbps or try natin yung 3 Mbps. Mm-hmm. Tapos yung sa traffic limit naman, pag naka-check to, dito na mag-start yung may limit. Mm-hmm. Example, every day, ang pwede mo lang magamit is 1 gig. Parang load ng smart. Or gusto mo it limits every day. 1 gig valid for 1 week. Pwede naman po 'yun. Mm-mm. Parang load na siya. Mm-mm. Ay, galing. Ito na po yung voucher na ginawa natin. And cool. Print selected vouchers para po ipiprint na lang po nila. Accessible siya kahit nasa ibang lugar ka. Kahit kunwari, nasa Metro Manila mo in-install to, ma-access mo pa rin, makikita mo pa rin kung ilan yung connected, ilan yung bumili ng vouchers. Ah, the system, sir? Yes, ma'am. Okay. Kasi online yung system natin. Possible na pwedeng maging, ma-encounter na problema is yung basic power loss. Makikita nyo naman sa system kung mag-o-offline siya. Dito sa devices, ayan, may dalawa akong device ngayon na kunwari, binili niya. Yung isa disconnected, ibig sabihin, wala siyang internet. Or naka-off siya, nakapatay yung antenna. Mm-hmm. Namamonitor din niya. Bakit siya problem, sir? Kasi ma'am, instance na nahugot nila yung saksak or na-unplug nila yung kuryente. Okay. Makikita kasi, no? Eh, sir, bakit disconnected yung device ko dun sa dashboard? Ma'am, pa-check po kung nakasaksak or naka-plug sa internet. They found out na hugot ng anak niya. Ganun lang po yung nagiging problema. Yung sa client naman, isang client namin, may mini-mart siya na sinabayan niya ng Wi-Fi business. Kasi nakita niya yung potential eh. Daming tao na may standby, gawa ng tapat ng airport. They offer internet connectivity kasi madalas nanghihingi daw ng password. Mm-mm. Ang sistema, why not pagkakitaan natin? At the same time, gusto din niya malimit kasi ang dami na nakakonect, alam na yung password, pati kapitbahay. Kaya, nag-avail siya sa amin. Okay lang unit na dun siya. Mm-hmm. Halos lahat nung harapan ng airport is may Wi-Fi na siya. Nandito po tayo ngayon sa NHA Housing Project. Bali, dito sa area na to, sila ma'am yung ating kapartner. Meron silang sa housing community na to, meron silang hotspot. So, kahit saan pumunta yung clients natin, may internet sila. Ayan, kung makikita natin, yung sa pricing. One day, unlimited, 25 pesos. 3 days, 55 pesos. 5 days, 85 pesos. Yes, ma'am. Si ma'am po, before ay isang housewife. Recently, inalok namin siya, why not magkaroon sila ng additional income sa kanilang areas. At the same time, malaki kasi potential na i-market natin dito. Total, wala din namang signal. We provide internet and sila ma'am yung nagbebenta ng loads. Para po sa akin, malaki pong tulong yung internet po. Dahil po ako isang estudyante po, nag-aaral po ako, napakalaking tulong po para sa akin. Lalo po may mga classmate din po akong student, mga dear student po dito sa malaking tulong din po sa kanila yun. Hindi po dati po kasi piso wifi lang po. Doon lang sila kumukonnect sa piso wifi before. Every 3 days po.
Parang ganito lang din po, 3 days 55. Kaya lang, ano? Kaya lang po, nandun po ako sa gilid ng kalsada, nakaupo. May ano lang po siya, para may sakop lang po sa hanggang saan lang po yung signal niya. Kapasit. Pagdating po sa bahay, wala na po signal. Eh kung ano na po mama, eh kung gabi na, kailangan po umuwi. Siyempre po, kung siyempre yung para hindi po masaya yung load, susulitin po yung bayad. Tatambay ka dun sa tabi nila. Kahit po gabi na. Yes. Hindi po kagaya po ng CMC na kahit po dito sa bahay, malakas lang po. At yung asawa ka po, nakapag-module ng maganda. At yung asawa, yung mga kamag-anak sa Maynila, ang lugar, nakakausap po ng malinaw. Ganun po kalakas po ang CMC dito. Nakapag-video call na sila. Nakapag-video call po. Na hindi kaya yung gawin dati. Dati po, saan kami pumunta kami applya, punta kami kung saan pong kalsada, sa nice kinita, para pag maghanap ng signal. Lang ng signal. Dalagay po, maganda na po ang signal di sa amin. Ayun, one bar lang siya. Kapag nag-data ka dyan, walang i-data yan. Mm-hmm. Ayun yung piece of wifi, at ito yung wifi namin. Mm-hmm. Pag tinlik siya, ayun, makita mo yung signal, searching na siya. Kasi totally yung, ano dito, is unstable. Totally, pupunta ka pa sa applya para magka-internet, magka-signal. Since yung ano ma'am, yung portal, kaya ano, is website kasi siya na hinihintay pa niya mag-loading. Bakit tayo nag-iba ng parang angle? Para ma'am, ano, pointing doon sa mismong antena natin. Which is nandun yung antena natin. Alin dito, sir? Yung may dalawang ano, parang antena sa may poste. Yung puti po. Ipinopoint mo lang siya dun para maka, ano. Tapos after that, yun na nga po yung load na binibenta nila dito, which is, ito yung codes. Ayan na yung okay. Code. Tapos, valid for 1 day, is, ibig sabihin, 1 day po ito, magagamit. Mm-hmm. Try po natin. Yung internet po kasi nila dito, which is medyo 100 plus kilometers pa pinanggalingan. Uh-huh. Kaya may time travel pa yan. So, nag-addition na siya ng latency. Merong, in terms of IT, parang ano, nadadagdagan pa yung time upload. Pero kung sa ano, typical na household lang, hindi katulad ng scenario dito, is direct to modem lang ng PLDT. Napakadali. Parang one click, may internet ka na kagad. Hindi katulad doon sa nakita natin. Depende po kasi ma'am sa ano eh, kasi meron po kasi 5 days na bumibili, meron 3 days, meron 1 day. Pero sa 1 day po, mas marami pong bumibili ng 1 day. Sa loob po ng isang araw? Sa loob po ng araw. Yung may kaya po sa buhay, medyo gusto nilang matagal yung connection na nila, 5 days na binibili nila. Tapos meron pong 3 days. Yung medyo po walang kakayahan, bumibili na 1 day lang po. Kinabukasan, bumibili po sila ng 1 day. Kasi kumisang po kasi, iniwasan nila kumisang ano po, yung balang burnout po. Kaya yung pong... Madalas po kasi yung burnout dito, kaya kumisa ng iba, 1 day. Pero yung iba naman po na gusto nila, yung para may pera din na maluwag-luwag, binibili nila 5 days para hindi na po sila balik-balik po sa, ano, dito sa bahay. Kasi yung ano natin ma'am, product natin is, ano siya, nakakuryente. Dito sa setup dito ma'am, wala pong naka-solar. Wala pong solar. Wala pong solar. Pero mabilis naman po bumabalik. Depende po sa ano. Tagal ma'am. Actually, pinakamahaba nila 1 hour. Ay ano, 1 day. 1 day. Hindi lang 1 day. 3 days pa. Pero pag ganyan naman, set up, in-extend, kaya namang i-extend yung sa system. Yes. Kunwari, bumili sila ng load na nagamit pa lang is 1 hour, pwede natin i-extend yun doon sa system na gagawin. Depende po ma'am yung kinikita namin eh, kasi kumisan, hindi rin para-price nga po. Kagaya po sa sabi ko kanina, mayroon pong bumibili ng 5 days, may 3 days. Pero kung lahat po ma'am bumibili for 1 day, mas malaki po ang kita. Kasi araw-araw po may bumibili ay. Mm-hmm. Kami yung nagpo-provide ng internet dito. Parang ano, every voucher sales may commission sila. Okay. Bali po ma'am, sa amin lang po binabagsak yung mga vouchers. Mga voucher. Kami yes, lang po ang kami po taga-Binta rito. Si sir po ang nagbibigay kami sa amin. Kami po yung nag-deploy. O kung para kami nag-invest dito sa community ito. Para po mayroon, para sa amin pong lugar, dito po sa lugar namin, magka-signal po. Mabilis po ang ano, internet, hindi ko gaya po nang punta ka ng applya, kung saan pong sulok-sulok ng ano, makarap lang ng signal ngayon po, kahit sa bahay po. Maglabas ka ng bahay, magpunta na sa kalsada, kung saan po yan, na iskinita, may signal po. Hindi po kagaya ng piso wifi, kung saan lang po yung sakop niya, doon lang pong signal niya. Para sa akin, malaki pong pakinabang ng CMC po para sa amin po. Saka bukod po sa akin, yung mga bumibili ng mga butcher,
may mga kamag-anak sila sa abroad, kung saan po nila kamag-anak na pinis siyang tawagan, video call, malinaw kung pag-usapan nila. Sa mga kagayipan ng komisyon, sa amin din, okay, maganda rin po, ma'am. Malaking tulong po sa amin yun. Dito talaga, kami ay nag-invest. Heavily invested kami sa mga cell sites para makarating yung signal dito. Yung pinakamalaking pwedeng kitain is roughly 20,000 mahigit. Kaya natin. To 50,000. Per area yun, ma'am, ha? Hindi po siya, ano? Yun nga lang, nakadepende yun kung gano'ng kaluwang or gano'ng nakalawak yung ating coverage. Yung may dalawang antennang gano'n, yung white, yun yung nagbo-broadcast ng Wi-Fi hotspot natin. At yung isa naman na white is yun yung doon nanggagaling yung internet natin, which is the Wi-Fi antenna na source of internet. Na pumapasok yan doon sa ating internet ng Wi-Fi hotspot. Tapos itong cord, sir, no? Yun na yun. Yes, ma'am. Yan na po yung pinapaliwanag ko na pwede tayong gumamit ng up to 100 meters na cabling. Kung sakaling gusto mo ma-extend yung Wi-Fi natin, add ka lang ng another unit. And iwa-wire po natin from your house to the house of your neighborhood na gusto nilang makaabot yung Wi-Fi nila para in case na hindi na sila lalapit sa inyo para makapag-Wi-Fi, kundi nasa bahay na nila mismo at their comfort na may internet na sila. So yung wire natin na black, yan yung 100 meters cabling natin papunta doon sa kabilang bahay. Tara, punta tayo. Bali, nandito yung store nila, ma'am, yung grocery. At yung cable natin, diyan siya dumaan sa kapitbahay. Papunta doon sa kabilang corner ng community. Para yung wifi natin, hindi lamang dito sa area na to, pati doon sa kanila, sa mismong bahay nila. Ay, may internet pa rin. Ayun, hanggang dito, maabot pa yung cable. Actually, meron kasunod pa yan around there, sa kanto din, corner din. Ito na sir yung pinakamalayo. Hindi pa, ma'am. Meron pa kasunod. Ito din po, meron po tayo hanggang dito. So, street light na po. Ito po ay? Naki-attach na po tayo doon sa street light. Opo. Hanggang saan pa siya ang inaabot ng Wi-Fi? Yung pinakamalayo? Simula dito from here, another 100 meters po. Yung yung coverage na yun, ma'am, ha? Hindi naka-cable yun. Ibig sabihin, Wi-Fi signal na siya. Actually, hanggang doon pa, ma'am. Kita mo yung dulo niyan, hanggang may doon may Wi-Fi kami. Ganong kalayo yung coverage dito, as in sa bahay nila, mayroon. Ayun, ma'am, hanggang doon sa dulo, meron tayo signal. Every corner siya, ma'am, meron tayong antena. Ayun, ma'am, yung antena. Sa kawayan mismo nilagay. Ayun, sinasabi kong pwede tayong gumawa ng paraan. Hindi mo kailangan gumastos para sa pole. Ang sistema kasi dyan, ma'am, kaya bakit ginagusto nila makilagay kami ng antena, which is mas pabor sa kanila kasi yung wifi nasa mismong tapat ng bahay nila. Ibig sabihin, yung range or yung internet na makukuha nila, which is mas malakas compared doon sa mas nasa gitna. Ganun po. Ayan. Sige sir, pakita mo na yung Wi-Fi strength. Bali, makikita natin yung Wi-Fi strength is full bar and yung cellular signal o yung smart and globe, totally wala dito sa area na to. At yung Wi-Fi device natin, that's that, ayan. Pag may turista, mas dumalaki or dumadami yung nagiging sales. Since dito sa areas na to, wala talagang way para makapag-internet ng mas malakas. Kasi yung cellular dito, kailangan mo papunta ng dagat. Sa tapat ng dagat, hahanap ka ng signal. Which is, kapag bumili ka sa amin, sa Wi-Fi kila sir, magagamit mo na on the spot. Hindi ka nahahanap ng signal. Kailangan ng tourist, lalo na yung may mga trabaho. Hanggang sa bakasyon, hinahanap ng trabaho. Andito tayo ngayon sa isa naming client, a resort na kami yung napag-anuhan nila na mag-install ng kanilang Wi-Fi. Bali, yung ginamit namin dito is a Unify Ubiquiti products na siya. So, ay next generation Wi-Fi access point namin na multi siya or high users capability. Ibig sabihin, kasi pag resort, alam mo naman, sobrang daming client. In and out, may tao pumapasok, may tao umaalis. So, kaya ginamit namin high capacity talaga na Wi-Fi. Makikita natin, dito na lang namin nilagay sa sa puno ng niyog na para hindi na kami magtayo ng pole, another pole, para hindi masagabal sa daan ng mga sasakyan.
Ang capacity nito is more than 100 users. Kaya, kung gusto nyo kumita gamit ang inyong internet sa bahay, pwede nyo kaming i-chat sa aming Shopee store, new ICT Cloud Network, or search ICT Cloud Wi-Fi Hotspot on Shopee. Para sa gustong i-try ang Wi-Fi Hotspot business, we have a 2,500 pesos unit, a ready-to-use single-band Wi-Fi access point, at kung may extra budget naman tayo for additional users capacity, we have a 4,300 units with 5G. At ang aming pinakamalakas in terms of users capacity and Wi-Fi speed, we have a unified AC mesh up to 100 users. Madalas itong ginagamit ng mga coffee shops, dormitories, transient, hotel and resorts for their guest Wi-Fi. For only 8,500 pesos. Lahat ng units natin is ready to use, plug and play with system user account at free 400 pieces vouchers. Tested and proven by 1,200 clients in counting as of now with 24/7 technical support.